And to be one of the, to keep testimony for today's activity. I was surprised and feel blessed. I wonder, bakit ako? And until now, I still don't know kung bakit ako yung tinawagan ng nirespon para sa kasyon ko. I feel very nervous even though it's a long time preparation. Because, kasi kayo yung nasa harap ko. Sino ba naman ako, PO1 lang nasa harap nyo. Na mga senior ko na sa harapan ko at magbibigay ako ng isang testimony tungkol sa MBA. Noong una, maraming katanungan sa isip ko. Hindi lang sa isip ko, kundi sa mga kapwa ko PO1. Ano nga ba may idulot na o what may idulot o magiging epekto ng MBA or implant one cornea sa aming mga kapulisan? Nagsimula ang sabi programang ito dahil sa ating mahal na regional director ang My Brother's Keeper. Noong narinig ko My Brother's Keeper, wala din akong idea sa paano ko alam ito. Katulad ng karamihan, nahihirapan akong tanggapin ang sinasabing programa. Lalo na nung napag-alaman namin na pagkasalanan ng isa, magiging kasalanan na din ng leader namin. Paano naman yung mga kagaya ng ibang kapunsan namin na nagtatrabaho ng ayos, na mapapadamay lang sa kaso ng isa. At marami ding nagsasabi na ito ay isang reliyon iniyahayin sa amin. Na may kanya-kanya kami paniniwala, so bakit kami pakialaman? Pero nandito ako ngayon sa harapan nyo upang ibahagi kung paano magtuloy ang binuksan ang aking puso't isipan at inunawa't tinanggap ang programang My Brother's Keeper. Nagsimula ito noong panahon na ang aming chief of police ay si Sir Reynaldo Maclang, na ngayon ay si OB na ng Kalamba. Nagkaroon kami ng formation na parang nasa BRC. Bigla niya akong tinanong, OPO1 Jordan, ano ang MBK? That time wala talaga akong idea. Tatlong literal lang hindi ko pa masagot. Sinundan pa niya ako ng sunod na tanong, ano ang implant one cornea? Hindi ko na naman po nasagot na parang hiyang-hiya ako sa sarili ko na tatlong letra, tatlong numero lang hindi ko pa masagot. At doon sobrang naano na ako na kailangan kong malaman ano ba talaga ang kahulugan ng implant na ito at bakit pinagpipilitan sa atin ito, sa aming mga kapulisan na malaman at matutunan ang tungkol dito. Ang resulta na aking pagsisiyasat ay akin na pag-alaman ng implant one cornea ay nagmula sa Genesis. Ang Genesis ay ang unang libro, kaya naging number 1. Kabanata 4 at talata 9 na ang nilalaman ay sinabi ng Panginoon kay Caleb. Nasaan naroon Abel ang iyong kapatid? At sinabi niya, hindi ko alam. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Noong ko nalaman ang kahulugan ng implant 149, na nagsimula na maliwanagan ang aking isipan tungkol sa implant ito. At noong bumisita muli sa aming istasyon, ang mga taga-regional headquarters na sina Pastor Adel Ricards at ang ating UNESCO for validation. Ako na naman po yung natanong tungkol sa implant na to. At dahil po medyo handa na ako dahil noong time na natanong ako ni Sir Maclang, ay binahagi ko, binigyan ko ng kopya yung mga kapwa ko pulis tungkol sa implant na to. So lahat naman po kami naging ready sa pagsagot. Kung isipin, abala lang naman sa araw-araw na ginagawa, ipagpapahinga na namin ang oras na ilalaan namin dito sa Brother's Keeper nito. Pero noong nag-umpisa kami sa aming MBK session, dito ay unting-unting nagbukas ang aming isipan tungkol sa programa nito. Hindi pala ito reliyon na hinahayin sa amin. Kung hindi kung paano kami magiging mabuting anak, kapatid, kaibigan, at isang tagapagpatuman ng batas, kung paano namin gagawin ang Diyos ang laging nasa gitna ng aming mga desisyon, at ang ginagawa at maging maganda ang tawa sa kumunidad at pamilya. Dito sa programa ito ay nakatulong sa amin ng Lubos, lalo na sa aming trabaho, dahil nagkaroon kami ng bagong kaibigan. Nahinga ng tulong na pagsasabihan ng problema man sa trabaho o sa personal na problema. Totoo nga, don't judge the book by its cover. Kung hindi mo aalamin, ay hindi mo malalaman ang kahalagahan ng My Brother's Keeper or Implant 149. At kami bilang My Brother's Keeper member ay patuloy na bukas ang aming isipan na mas mapalawak pa at madagdagan ang aming kaalaman para sa ikabubuti na aming buhay at katatagan ng aming pananampalataya.
Pagpalain mo tayo na may kapal at gabayan tayo sa pang-araw-araw na buhay. Pag-ibantay tayo ng bagong kapatid, lamang po. Maraming salamat. Thank you. Thank you.